The Class is in session. Ay, wow. In session. Parang nasa Senado. Ito na po ang isang linggong chismis brought to you by Amigo Sigurado. Brought to you by 7-Day Meaty Ulam. Araw-arawin ang meaty sarap. 100% pure meat. Basta amigo, sigurado. Ikaw ang mauna, ikaw ang din. Parang ako ang gusto. Ay, ikaw ba? Parang ikaw yata mauna, Rose. Ah, okay. Ang chikadora ang PhD natin. So, syempre, recap tayo for the 1 week mga chika, mga napangyayari, no? So, isa sa mga natatandaan ko, yung medyo nag-ingay ngayong noong last week na to. Mm, yes. Yung kay Sofia Andres and Daniel Miranda. Ay! Kung natatandaan nyo, last podcast natin, pinag-usapan natin si Sofia at si Daniel. At umingay. That time, parang ano pa kasi, parang papunta sa hiwalayan. Oo. Aba, bigla na lang. May post si Daniel. At nag-shout out ng kanyang wagas na pagmamahal kay Sofia. Tapos magkasama sila sa clinic kasama yung bager. Pero eto naman, bakit parang si Sofia quiet pa rin? Parang, Watok. Parang hindi siya nag-reply, hindi siya nag-comment. Grabe naman, kasi, Sophia, ano mangyayari? Naalala mo yung ano ko dyan, chika ko dyan. Yes, o diba sabi ko, selos. Pero parang si Daniel naman ay with that shout out, parang pinagsigawan niya sa lahat ng pagmamahal niya kay Sofia. Para iparamdam kay Sofia na talagang ano, in love pa rin siya. Yun na. So hopefully naman papunta talaga sa magtuloy-tuloy. Papunta talaga sa happy ending sa naman. Sa legit. Basta legit ang inyong mga news, ha? Of course, legit na legit. Oh, yun na. At sana maging legit na rin sila. May marka ba pag hindi legit? Minos? Ay, grabe. Minos, diba? Oh, another mainit na chika. Nabaon-baon. Na hanggang ngayon ay pinag-uusapan at nagtitrending sa Twitter, sa ibang mga social media, si Saint Donaline. Kailan Saint yun? Saint Donaline? Sinichite. Bakit? Saint? O may kailan ba kayong Saint Donaline? Wala. Idagdag nyo na siya ngayon sa mga santo. Dahil ang tawag ng mga netizen sa kanya at nagtrending talaga. Hashtag Saint Donaline Bartolome. Bakit naman? Ano ba ginawa ni Donaline? Siya na daw ang bagong santo ngayon ng mga workers, ng mga laborers. Bakit? Paano ba nagsimula yan? Nagsimula dahil nga itong Donaline parang inaano niya na dapat magtipag, maging thankful. Pagpasok ng 2023, hinahamon niya ang mga nagtatrabaho. Back to work. Yes. Pero hindi naging in good taste yun eh sa karamihan ng mga ng mga workers. Parang ang feeling kasi parang siya toxic positivity ang dating ni Donnie. Sa akin wala akong nakikitang okay lang. To be honest, nung binasa ko rin yung mensahe niya. Parang maybe si meant well naman. Pero definitely. Pero bakit? Parang hindi maganda ang naging impression ng mga netizen. Iyan ang alamin natin next and week. Until now, ganun pa rin. Talagang doing pa rin mega. Parang Secretary of Labor and Employment pangaraw. Diba? Donaline? Wait. Kilala mo ba? Same. Hindi siya kilala masyado. Ayun na. Kailangan niya mag-enroll dito kailangan niya mag-enroll sa Marites University. Pero pag nakita niya si Donaline ngayon, dapat meron ng Saint Donaline. Ayun lang ilang ang bago niyang tatak ngayon, Saint Donaline. Ginagamit talaga yung mga saint. Alam mo, nakausap hindi siya pumasa sa Rome, ha? Dahil dyan, nakausap ko din si Mimi Yao. Sabi ni Mimi Yao. Kilala ko lang siya na masaya, pero hindi ko rin siya kilala masyado. Kung si Donaline tinatawag na toxic positivity, si Mimi Yao, positive lang talaga siya. Reaction in niya? In all fairness to him. So, nakita ko siya dun sa event ng, meron kasing collaboration ng Oreo at ang number one K-pop girl group na Blackpink. So, ano si Donaline as one, si Mimi as one of the ambassador. So, na-mention niya na parang, ayun nga, parang excited siya, happy siya, back to work, mga ganun. So, naisip ko, kinuha mo na reaksyon. Biglang parang nagulantang si... Ano yung expression niya? Si Mimi. Parang nagulantang siya. Sabi niya, nagugulantang pa ba si Mimi? Nagulantang siya kasi naloka siya. Biglang na-connect kay Donaline.
alam mo, yung mga vlogger na yun, ayaw nilang parang... Nakokonnect sa bawat isa kasi may kanya-kanya silang mga chuchu. Lalo na kung negative. Mm. So, ngayon, ang Mimiya, biglang, ay, no comment na lang po ako. Takot, no? Takot. Mm. Ay, malakas din sa online si Donalyn, di ba? Malakas din. Diba? Correct. Kaya nga ganun. Kaya lang nga. Yung sabi ni Mimiya. No comment na lang daw siya. Basta siya positive lang. Yeah. Maganda naman si Mimiya. Maganda naman. Uy, alam mo ba? Eto nga. Hindi natin ako kung maganda. Uy, teka lang. Bigla mo na pasok yan. Kasi di ba komedyante siya? Pero ayaw niya mag-artista. Pero si Mimiya... Maraming commercial yan. Ay, ito na. Pag nakita niyo siya... Pag tinitingnan niyo mabuti, titigan niyo mabuti. Oo. Alam mo, kahawig din niya isang vlogger. A controversial vlogger. Who is? Hindi ko alam. Sino naman yun? Si Zainab Harake. Zainab. Ay, tinan nyo talaga. May angulo talaga silang pare magkamuka. Aray ko. Payatola din. Ay, maganda si Mimiya, ha? Okay, fine. Okay, go. Ayan na. Nahawig din lang. Meron ka pang isa. Last recap ko. Coco Martin. May connect din sa Santo. This time, totoo ang Santo na, of course. Oo, hindi siya Santo pala. Tama ba? Yung Feast of Nazarene, di ba? Nazareno. Pumunta ba si Coco na naman? Yes, nandun siya! Shoot. Kanilang bagong ano? Ang kanilang bagong drama na, or teleserye, Batang Quiapo. So tingin ko naman talagang sinadya, no? Pero ano, devotee talaga siya? Devotee talaga si Coco. Nazareno. Nung pa yun, di ba? Yes. Bago pa siya, maging Coco Martin. Devotee na taw talaga siya ng Nazareno. Mm. Pero tingin ko, sinadya na rin na yung first taping day, piyesta ng Nazareno. Madami nilang di ba? Piyesta lang na nasa. Wala namang ano, di ba? Junopat nila yung para ano. Wala namang translation, di ba? Walk with faith na lang. Walk of faith. Okay. Para makuha. Walang ano. Meron din prosesyon, pero prosesyon lang yata ang nangyari. Thankful nga siya kasi hindi daw, hindi magulo, walang nasaktan. Ganun talaga. Yun. So parang malapit. Abangan natin yan. Yes, malapit na yata mag-airing yan. With Lovey Po. Yes. At marami pang iba. Tama ba? February na tong airing nitong Yes. Batang Quiapo. Yes, yun. Kasi may mga magtatapos ng shows yung Kapamilya Channel. So ikaw naman, our professor, ang iyong... Ako siyempre, baong-baong ko yung Carlo Aquino and Charlie Dizon. Kasi finally, di ba, pinag-usapan din natin last week, yung mga cheating-cheating, mga ganyan-ganyan, kasi akala natin may movie lang silang ginagawa, kaya sila ma-emote. Pero umamin ang ano, nagsama sila sa Zambales ba? La Union. La Union. Nasa family gathering, blah, 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 blah. So finally, inamin ni Carlo. Bagay sila, Inamin niyang... Diba? Yun classmate ko to. Estudyante ko pala siya. Sino? Si Charlie. And tapos, yun diba? Na. So yun, inamin niya na hindi naman pa sila. Pero, papunta doon. Dating or what? Take ko doon as your professor. Yes. Para feeling ko, may pelikula lang kayong ginagawa. Gusto nyo lang chuchu. May pelikula ba sila? Yung ano, parang, love on a budget? Love on a budget ang title. Kaya pala budgeted. Budgeted. May ano na yan. So alam mo naman si Carlo, just me. Lahat na lang, di ba? Grabe sila kay Carlo. Pero guwapo yun kasi yung bagets. Alam mo ba, nakatabi ko yan sa CR? Kasi magkatabi kami. Tapos hindi pa niya alam na ano. Hindi niya alam na, ay, sorry ha. Hindi niya alam na ano. Bakit pagkakataon ko yun? Siyempre sinilipan ko siya na site ko. Sa isang press ko. Kaya pala pinagkaguluhan si Carlo sa liit niyang yan, di ba? Oo, di ba? Sa liit niyang yan. Kahit itanong mo kay Camille, kay Angelica, kay Maha. Inisa-isa ko talaga. Di ba? Sino pa idadagdag mo? Sino pa ba? Aaway-aaway pa sila. Nagkabalikan, biglang jiwalay. Tapos ngayon, nachichika ito kay Charlie Dizon. Si Charlie Dizon na sanay din makakita na gano'n. Naalala mo yung eksena niya kay... Sabihin ko, Paolo Avellino. Diba? Yung umiihi doon sa puno. Parang gano'n din yung nakita ko doon magtabi kami ni Carlo. Ayoko na lang yan. Kesa naman dito sa isa pang chika. Sino pa? What's next? Kelvin Miranda. Saka si Kira Ballinger. Ano ba yan? So, yata, nabalitaan ko rin yan. Diba? Alam mo ba yun? Naging trending yata yung dalawang yan. Nung una, di ko siya, bakit nagtitrending ito? Hindi naman mga nose ko. Hindi naman mga nose ito. May ginagawa silang proyekto together. Okay. May project sila. Tapos, may mga eksena doon na siguro na tempt or what. Itinuloy nila off-cam. Ay, grabe yun naman. Ang chismis. So, itinuloy di umano off-cam yung mga eksenang ginagawa lang ng
boyfriend at girlfriend. Legit ba yan? Legit yan. Yeah. Legit? Oh, ngayon. Check your facts, ha? Yeah, eto na. Ito. Ano ngayon? Kumuda yung ano. Yung non-showbiz girlfriend nitong lalaki. May girlfriend ba? Si Kelvin? Eh, kasi laging ano, di ba? Single. Oh, laging old pagka, single, diba? At tinidinay. Oo. Eh, nagkumuda si girl. Eh, tiyo, nagtataksil ka. Ganyan yan. Tiyo. Ay, English pala. In English. You're cheating on me. Blah, 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 blah. Ganon. Di ba? So, yun. Yun ang... Pareho pala sila. Okay. Si girl din may boyfriend. Si girl din may boyfriend. Ah, ganon. So, bayan. Tira. Pero nangyayari talaga yan. Alam mo yan, din. Umikit. Di ba, pag may mga eksena, di ba, parang... Gusto nilang ituloy. Oo, meron nga. Maraming may mga akong... Alam nyo ba, ikaw? Maraming nang ganap na ganyan during lockdown taping. Ay, yes. And oh, yung mga kumakatok sa kwarto? Nako, basta. Ha? Kaya nga kabado. Mamaya na yan. Adlan mo na yan. Maraming ganyan. Patikim. Mamaya. Ano muna tayo? Ayun. Stick to your lesson. Oh! Napaka-stricto naman ang ating ano. Ang ating deal. Pero tama, yun. Oh, di ba? Para hindi tayo sa... Ayaw ni Dean mag-stick sa lesson. Ano? What's next? Paano pa? Come on. Sa mundo ng sports naman, yes. Nakakatawa na sa iba sa iba-ibang fan na lalo sa collegiate. Kasi meron tayong dalawang players na talagang very, very active at saka ang husay. Inahin na natin dyan si Dave L. Defonso, okay, na naglaro sa champion team na Ateneo sa UAAP. Yes. Pumirmo siya ng dalawang taong kontrato sa Korea. Ay, Korea talaga. Korea. Kasi mukha talaga siyang Koreano. Actually, kung di mo kilala, akala mo Korean. Koreano. Di ba? Anak siya ni kumparing Daniel Defonso. Diba? Pumirma siya ng two-year contract sa, kaya kailangan, bikodigo ako, Suwon KT. Yun. Korean Basketball League. Suwon. Ano po ba yung sabihin? Suwon KT. Ano po sabihin ng Suwon? Whatever. Hindi. Ano siya? Parang... Ano? Place din ba yan? Parang gano'n. Dave, ayan. Kasi mo naman, mukha siya Koreano. Dave L. Defonso. Siyan Dave L. Defonso. 22 years old. Ang nakakaano doon kasi, di ba, collegiate team, champion team ka, parang nababakante, parang anong nangyayari sa mga talas natin, ba't kailangan sa ibang bansa? Lalo itong si Carl Tamayo ng UP Maroons, sa Japan yan. Naman siya. Oo, yes. Ano bang team dito? May something na yan. Sa Japan naman siya sa, ano yan? UQ Golden Kings. Yun naman ang kanyang... Doon naman siya maglalaro. Research ka talaga, ha? Oh, eh, kasi hindi ko ma-pronounce yung mga term. Naluloka ako. Ito baby ko to. Ito mga nanon at mga fans ni Carl dyan. Mabait kasi. Ilangan na ba height niyan? Tangkad niya. 6'4", 6'5", ganyan. Galing so, yan eh. Magaling maglaro. Isa rin siya sa mga mahuhusay na player ng UAAP. Particular sa... Dalawang season siya naglaro sa UP. So, ang dami nababakante. Oo, di ba? Bakit, ano no, bakit instead na dito sila sa Philippines, sa the Philippines, talagang they will fly to Korea and Japan. Datong. Datong malaki din, ang offer. Kasi nga, sa Korea. Alam mo yan, Koreana ka. Kakadatong ka lang pag PBA player ka na, di ba? And another thing, aminin natin. Baba rin pa ba? Oo, di ba? Saka maganda din kasi ang support talaga. Yeah. Di ba masya? Di ba? Yung ating isang player na kaibigan ko rin, si Richie Rivero. Naglaro sa Taiwan, kaya lang na-injure. Kaya pala wala sa UP. Tapos na siya, graduate siya. Nako, baka naman emetyos lang yun kasi namimiss si Andrea Brillante. May gagawin silang teleserye. Wala langoy-langoy. Gusto niya langoy. Ah, Jezebel? Kasi naman si siya ang leading man. Alam mo na. Isigway ko lang talaga doon. So, magkakalang. So, lango yan talaga. Yun po ang report ko, Dean. So ano sa tingin mo? Mainam naman niya. Mainam. I'll give you a grade of 95. Oh! Ay! Generous naman pala magbigay ng grade. Ano grade ko kanina? Ba't wala akong 96. Grade? 96. Ay, ito! Partner! Mahirap yung, hindi mo kasi masyadong ma-pronounce yung mga team diba? Ng Korea at saka yung Japan. Nakung Korea yan, si Rose yan. Yan, diba? Kaya ka sa kanya ako nagpabasa. Diba? Tama naman. So no, ano pa ang mga naganap this week? Naayos na yung, na-dismiss na yung kaso ni Jomar Iliana
sa dati niyang partner. Na si? Joy? Something na. Joy yata. Ito ba yung maraming ano? Yung bang mataas ang Meralco bill? Oo, yan. Pero ang na-dismiss ng piskal. Piskal naka-dismiss. Hindi na makat sa korte. Kaso kasi... Anong kaso ito? Reklamo niya, complaint niya, yung Bausi, violence, tsaka... Against women and children. Diba? Tsaka yung... cyber law, anti-cyber libel. Yun ang ano, galing yun sa korte. Ay, hindi korte. Fiscal pa lang, hindi na maabot ng ano. Oh, very good. Kaya magiging, sabi niya yun, ano, ni Jom, no, magiging normal na yung pagiging konsel niya, no, para niya. Yung miskin na meron siyang anak do sa former partner niya. Mga anak. Yeah, meron siyang anak, may anak siya. Di ba hindi lang isa, dalawa? O, parang dalawa yata. So at least magiging happy sila ni Abby ko. Eh para namang in love sila. Oo, di ba? First love ang nabutan namin. Eto trivia lang. Ako, to talagang kiniklaim ko to, ako yung kauna-unahang nagbigay ng commercial kay Abby. This was in 1989, yung Ninya Cologne. Talaga binention ko yun, no? Yung sa Johnson. Ako yung nag-deal nun, diba? Kano? Ay, syempre. Nagastos ko na matagal ng panahon. 1989 pa to. Abby Biduya talaga yung ginagamit yung pangalan nun. O, diba? Abby, hi! Okay. Next. Ito, syempre, isa sa pinag-usapan din last week, yung panganganak ni Jessie Menjola. Ayan! Yun, di ba? Lola na si Ate V. Lolo na si Edu. Di ba? Lolo na rin si Ralph. Lolo na rin si Ralph. Si Ralph, di ba? Belated, happy birthday nga pala. Ay, si Ate V. Hindi, si Ralph yata. Remember nga pala si Ate V. So yun, di ba? Peanut ang pangalan. Di ba? Baby Peanut. Rosie. Pero ang tunay niya pangalan, Isabella Rose. Yo, Isabella Rose. Isabella Rose. Isabella Rose. Meron pa isang ano, Baby Peanut lang yung palayaw yung Tawili. Tawili yung apelido ni Jessie. Ah, okay. Kala ko parang ano? Parang... Parang gusto ko gubanon. Yung first name yung Tawili. Magagalit sa'yo si Ate V, ha? Natapilok na nga si Ate V doon sa isang... Gumagawa siya ng isang ano? Vlog. Yung vlog siya. Sa isang... parang resort or something. Paglakad niya ganun, ano, natapilo. Parang feeling ko naman okay naman. Get well. At saka hello sa mga Vilmates, mga Vilmanians. Mag-subscribe kayo dito sa Marites University na napapanood nyo rin sa iba't ibang platform. Yes. Diba? Yes. Diba? Yun. Susunod, pag pinakita so ni Luis at ni Jessie ang kanilang baby. Sana ma-invite din natin si Luis, no? Or, mga kachika. Dahil daddy na siya ngayon. So, si daddy. Alamin natin kung anong kaganap pa niya bilang daddy Luis. Hello. Ayun. Diba? So, okay. Yun na ba yung the week that was? Ano pa ba? Siyempre, ano din, ihabol na natin. Dali de Leon. Ayan! Kahit na lot-lot siya sa Golden Globes. Nako, JN, ikaw ang dapat nagre-report kasi ikaw ang nag-aano nung Dali de Leon. Pero anyway, hindi ah! Natalo siya. Ayan, ganda-ganda oh. Talo siya, di ba? Rocker, di ba? Oo. Winner ang gown niya dyan. Nanalo siya, best dress. At least naka-ano siya. Naka-rampa siya dyan sa Golden Globes. Ang best supporting actress, di ba? History ang ginawa niya eh. Correct. Kasi hindi siya nanalo, mga malalaking Hollywood stars ang ganyan nakanalo. Kalibel. Di ba? Ikaw pumuksong Jamie Lee Curtis. Hello. Angela Bassett. Diba? Yun ang winner. Pero... I-congratulate pa rin natin si Dali De Leon. Of course. Kanyang achievement sa Golden Globe. Yes. At malamang, eto nga, ayos sa chika, kasi mga associated foreign Hollywood press ang bumoboto. Number 2 siya sa botohan. Ilang boto lang siguro yung nilamang ni Angela as the eventual winner. Sipin mo yun. Pero totoo lang, winner na rin naman talaga. Dapat. For her to be nominated. Kaya nababasa ko yung mga... At marami na rin siyang napanalunan. Oo, from other international... Feeling ko, marami pa yung mapapanalunan. Ang tagdadasal natin, sana tumuloy-tuloy sa Oscar. Manominate din siya. Kasi this month din ang... March. Maglalabasan ng nominees sila ngayong February.
Saka ano, ang dami ding mga celebrities, local celebrities na very happy for Dali. Dapat. Tapos proud din sila kahit hindi man siya nag-win. Mm-hmm. Nakikita ko yung mga post nila eh. Oh, very bongga. Proud sila. Yes. Congratulations, Dali Dali. Yes, congrats. Meron pa siyang isang nomination sa British BAFTA. BAFTA. Yun naman. Yeah. Nominee pa ni Singing Malay natin, di ba? Sana. Yun din ang number one award-giving body sa British. Sa mga British. London, di ba? At kung talagang si Direk Paul Soriano ayaw magpaawa, remember? Oh. Hindi na wala na kinalaman sa most powerful yan. Wala na. Pero syempre, kinoconnect pa rin ang mga nagko-comment ng mga netizen. Mm-mm. Kasi naman, dinipensa pa ang pagiging ano ba, mahina. Plaksina. Hindi naman kumita naman siguro. Siyempre, pero asawa. Kumita naman parang 12 million yata nabasa ko. Not sure. Umabot ba ng 12? Umabot. Salamat ka. Siya umabot pa. Hindi umabot ng 12, Mare. Anyway, syempre yung expectation bilang most powerful. At director pa siya. Director and all. So ngayon, nakakaloka din naman kasi ang reasoning ni director. Mali. Parang feeling ko off. Una, ang sinabi niya, syempre daw, sa mahal daw kasi ng ticket ng mga sinihan. Isa o the most, dalawa lang ang pwedeng panoorin ng mga manonood. Kachip. So parang feeling niya, o parang sinabi na rin niya sa top 2 na papanoorin. Hindi pinili yung choice. Hindi kasama yung movie niya. Pero ito ang pinakadahay. Ano? Kinumpara niya na malaking competition daw kasi ang mga foreign films during Metro Manila Film Fair. Kaya nga nagtatawa. Pinagkatawanan tuloy siya ng mga netizens. Pero wala naman, bawal nga yun. Dahil wala nga naman foreign film during yes. the two weeks run MMM. Kasi yun ang agreement. Kaya Ninabasa ako dun eh. Sabi, Direk Paul, isa lang ibig sabihin yan. Ang haba-haba pa raw ng explanation. Isa lang naman. Ano? Flop! Yan, tapo. Flop. Di ba alam mo naman ang mga netizen? Pag nag-comment, huwag na. Wayo talaga sa ng tao. Sa tingin mo ba, yung statement ni anong yung flop talaga? Oh. Hindi.